Hello everyone! Welcome to the Bulantes Channel. Sa araw na ito, ay ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng calamansi juice syrup o instant calamansi juice syrup. Diba karamihan tayo ay tinatamad gumawa ng calamansi juice kasi kailangan mo pang maghiwa, kailangan mo pang magbiga. Pero pagkatapos mo naman na ayun, wala na naman, mapapanis na. So ito ituturo ko sa inyo ay kung paano pa mapapatagal yung ating calamansi juice. Ang kailangan nating mga sangkap ay 1 kilo or 1 kilogram na calamansi. Pagkatapos, pangalawa ay kailangan natin ng 3/4 kilogram ng white sugar. So white sugar lamang ang gagamitin natin. So yun lamang yung dalawang sangkap na ating gagamitin. Ngayon, pupunta tayo sa kung paano natin ito lulutuin. So una muna, ito yung ating calamansi. Atin muna itong huhugasan. Pagkatapos nating mahugasan, saka natin siya hihiwain. At pagkatapos nating mahugasan at mahiwa, ito ay ating pipigain na. Para siguradong malinis, maayos, at hindi kaagad-agad masisira yung ating calamansi juice, kailangan talaga na gumamit ng ganito, gloves. Gloves ba ang tawag dito? Hindi ko na alam kung anong tawag dito. Pero kailangan gumamit tayo ng mga ganito para siguradong malinis yung ating gagawin o ating ihandang pagkain. Okay, so tayo ay pumunta na sa paghiwa ng ating calamansi. Katapos nating hiwain ang ating calamansi, saka naman natin ito siya pipigaan dito sa ating strainer. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagpipiga. Kapag natapos na kayong magpiga, huwag ninyong kaagad-agad na itatapon itong inyong pinagpigaan kasi meron pa rin itong gamit. Kung halimbawa kayo ay maliligo, pwede ninyo itong gamitin pang muskos ng inyong skin o ng inyong buong katawan. Sigurado pagka naibulas na ito sa inyong katawan, pag magkakaroon ng parang moisture or parang nakapag-lotion ka. Ganun din, pwede rin natin siyang gamitin sa ating mga lababo, panglinis ng ating lababo. So ayan ang iba pang gamit ng calamansi. Ngayon ay pupunta naman na tayo sa ating pagluluto. Ito na yung ating napigang calamansi. 1 kilong calamansi. Ngayon ay ilalagay na natin ito sa ating paglulutuan na kaserola. Mas maganda na ang gamitin nating paglulutuan ay stainless. Pero kung wala naman, pwede lang yung dati nating mga ginagamit. Pero mas recommended, mas maganda kung stainless ang ating gagawin. Ito na yung ating 3/4 na white sugar. Ayan, pagkatapos natin i-boost lahat yung ating sugar, ay atin na itong paaluin. Ngayon sa ating paghahalo, kailangan hindi natin ito titigilan hanggat hindi nadidissolve ng lubusan yung ating white sugar. Ayan, so, makikita po ninyo, malapit na pong madissolve yung ating sukat. Ayan, kapag ito ay nadissolve na, hintayin na lang natin siyang humulog. Pagkatapos na humulog, pwede na natin siyang tanggalin sa apoy at atin na siyang ipapalamig sa malamig na tubig para ready na siyang i-transfer or ready na siyang ibuhos sa ating batter. Mulo na. So, pwede na natin siyang tanggalin sa apoy. Ayun naman ay mag-prepare tayo ng malamig na tubig. Ayan. At talamigan natin siya sa tubig. Ayan.
isalim natin mamaya sa bote. Malamig na. Hindi kasi pwedeng magsalim sa bote na mainit. Okay, pwede na siguro to. Malamig na. Ayan. Pag malamig na, atin na siyang ibubuhos sa ating bote. So, ngayon, naibuhos na natin lahat atin na itong saladuhan. Ngayon naman, pagkatapos nito ay bibigyan ko na naman kayo ng tip. Tip number one. Kapag ito ay inyong gagamitin na pang commercial, halimbawa, itong dalawa na to, pwede na ninyong gamitin sa isang kwan na yan, yung isang ganyan kalaki na yung container. Doon yun na kakasya na to. Siyempre, depende na yan kung madadagdagan pa yung ano yung tubig na dami. Kaya kailangan magdagdag kayo ng counting sugar. Pero bali, ang gastos ko nito ay 40 pesos yung kalamansing isang kilo, tapos yung tatlong 1/4 na asukal ay 42 pesos. So, ang gastos nito ay nasa 82 plus tigtitres ka muna itong kwan. Nakalimutan ko na 88 pesos ang gastos lahat-lahat. Tapos di pwede naman na ito na pwedeng pang-commercial, pwede nating ipagbili, depende na sa inyo kung paano ninyo siya depresyohan. Tapos kung ito naman ay panggamit ninyo sa inyong bahay, di kahit gumamit na lamang kayo ng kanitong bote. Pero bago ninyo siya ilagay dito sa boteng to, kailangan i-disinfect nyo muna ito. Magpakulo muna kayo ng tubig. Pagkatapos din nyo magpakulo ng tubig, ibabad ninyo ito ng 5 minuto sa kumulong tubig. So ito na yung ating finished product ng calamansi juice syrup. Ngayon naman, isa pang gusto kong sabihin sa inyo, pwede rin kasing gawing calamansi jam. Ito, kagaya nito. Ito yun. Magdagdag lamang kayo ng another 1/4 or 1 kilogram white sugar or brown sugar. So, hindi ko pa siya na nagawa sa brown sugar. Sa puti pa lang. So, mas fine, mas pan ito, mas malapot. Actually, ito sana yung unang video namin. Ito yung ginawa ko nung sa unang video namin. Kaya lang, masyado siyang tumigas. Kaya hindi ko siya in-upload. Kaya kung minsan yung ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakamali, meron din tayo na didiscover na isang magandang bagay. Maraming salamat sa inyong panonood ng The Bulantes Channel. Sa mga susunod na pagkakataon, ay hindi lamang pagluluto ang aking mga maibabahagi sa inyo, kundi yung aking mga karanasan o mga naranasan bilang isang nanay ay ibabahagi ko din sa inyo. Halimbawa, kagaya ng pag-ayos ng mga gamit, pag-garden, yan, mga ibabahagi ko pa yan sa inyo. Ganon din yung iba kong mga anak ay ibabahagi din nila yung kanilang mga natutunan sa pagluluto. So maraming mga bagay ang maisishare ko sa inyo. At nawa ay nasiyahan kayo sa una kong ipinakita sa inyo ang pagluluto ng instant calamansi juice syrup. Nawa ay i-like ninyo, panoorin, i-share, at pagkatapos ay i-subscribe. So, i-click ninyo yung subscribe and then bell, yung bell button ay inyo rin i-click. Maraming salamat at lagi nating tatandaan na ang mga malalaking bagay ay mayroong mga humble beginnings. Kumbaga, may mga pinagmulaan. Ito ay nagmula sa mga maliliit na bagay lang. Maraming salamat. God bless.